Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala! Inoue versus Casimero, styles make fight. The monster body punch versus Casimero's explosive punch. Magandang prediksyon. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. For more, pound for pound, sports! So yun nga mga kamao, itanggi man natin o hindi, ay talagang may pambihirang skills at lakas ang pride ng bansang Japan na sinaoya the monster Inoue. Tinawag ito ni Timothy Bradley na special fighter at naiiba at off the charts daw ang power nito na ang ibig sabihin ay higit pa sa ordinaryo na gawa pa nitong ikumpara ng media sa ating pambansang kamao sa pagkakalintulad sa speed and power. Ayon naman sa pagkakalarawan ng isang kilalang sports analyst na si Nikki Icasiano na sinabing bihira ka lang makikita ng isang boxer na naturally gifted with a punching power and learned how to box using his footwork, his defense, ibang klase eh. Naoya Inoue has an incredible athleticism. He puts pressure on his opponents with his jab, then he puts together combinations to create opening for the signature left hook to the body. Ngunit ayon pa rin kay Icasiano na sa pamamagitan daw ng right precision at timing ni Casimero ay maaari nitong masaktan ang Japanese monster. At kung gusto daw umuwi ni Casimero ng tagumpay ay dapat daw puwersahin ito si Inoue na lumaro sa kanyang pace o mga galaw. Ngunit ayon kay Inoue mismo na hindi ang power niya nagdadala sa kanya sa tagumpay kundi ang placement na itinutukoy nito ay ang kanyang footwork at speed na nagsiset up sa kanya upang maka-generate ng power. Madali nitong naisisingit o maslip ang punches sa kalaban dahil sa masusi nitong pinag-aralan ng galaw bago pa man ang laban. Kaya pagdating ng aktwal na laban ay handa itong makipag-toe-to-toe. Ngunit lahat kaya ng kanyang makakaharap ay handa ba talaga siyang makipag-toe-to-toe? Kilala si Inoue sa kanyang punching power, body attacks, na may knockout to win ratio na 85% at halos laging may kasunod na counter punch sa bawat bitaw ng kalaban. Samantalang si Casimero ay may 68% na knockout ratio lang at 4 na talo. At minsan na rin itong napigilan ng kalaban nung hindi pa siya isang genre Casimero. Sa naging laban ito kay Nonito, the Filipino Flash Donaire, na kung saan ang pinakamabigat nitong naging pagsubok ay nasukat ang kanyang abilidad. Sa kabila ng bansag na The Monster ay napatunayan na ito ay flesh and blood pa rin bilang isang tao. At sa katunayan ay nabasag ang right orbital bone nito, nagwabol o bahagyang nagpagewang-gewang nang tinamaan ng isang malakas na straight hand mula kay Donaire. At nag-akmang yumakap upang pigilan ang sunod-sunod na barrage of punches mula kay Donaire. Ngunit dahil sa lakas ng fighting spirit ng Hapon ay nagawa nitong makarecover agad. Ngunit ang tanong mga kamao, kaya-kayang saluhin ni Inoue ang isang malakas na suntok mula kay Casimero? O kaya din kaya ni Casimero ang body punch na pamatay ni Inoue? Si Casimero ay kilala sa kanyang kakayahang mag-adjust sa ibabaw ng ring at lumalaban ito ng distansya habang kinakalkula ang kalaban at malayo sa reach para hindi matamaan. Ngunit kaya rin itong makarating papalapit sa kalaban dahil sa kombinasyon ng bilis, footwork at timing na ibig sabihin ay meron ang WBO bantamweight champion ng iba't ibang uri ng estilo sa bawat makakaharap nito. Ngunit may mannerisms din si Casimero gaya ng lahat ng boksingero na hindi may iwasan na siya namang ikinukutya kay Casimero ng mga boxing fans at analyst. At ito ay ang pag-aantay ng matagal upang ibigay ang sorpresa nito sa kalaban o pagkakataon na kung saan ay ibibitaw nito ang kanyang planong pabagsakin ang kalaban. Dahilan na para bumaba ang punch stat na lumalanding. Tulad ng naging resulta ng laban nito kay Wigan Diao na hindi nagawang ikat agad si Rigo upang mapigilan agad sa pagtakbo at paglayo, bagay na isa ito sa pinakamababang volume of punches na iniitala sa boxing. At dahil doon ay taliwas umano sa estilo ni Inoue na panay naman ang tapon ng suntok na halos accurate kung lumalanding sa mga nakalaban na nito at bawat bato ng kalaban ay may sagot itong isang well-timed counter punch na halos bumabato sa kahit anong anggulo.
Ngunit ayon sa obserbasyon ng karamihan na ang estilo ni Casimero ay tugma sa estilo ni Inoue na kalkulahan sa distansya at papainan ka ng ilang feints and fakes, at kapag nakita na nito ang butas na ibinigay ay doon ka papasukin sa pamamagitan ng isang perfect timing. Ngunit ang hamon ni Casimero kay Inoue ay huwag daw ito tatakbo na kung paano nito hinamon si El Chacal, na halos tumakbo sa buong round mula ng tamaan at bumagsak sa unang round pa lang, at nakakapuntos lang si El Chacal sa pamamagitan ng pagkat at timing kay Casimero. Ngunit solido at accurate naman ang punches na binibitawan nito. Ngunit kahit sinong boksingero ayon kay Inoue ay maiinis at mapafrustrate sa ginawa ni Regan daw, na maaring second option yon ni El Chacal sakaling maramdaman nito ang power ni Casimero. Sinabi ni Inoue na makikipagsabayan siya kay Casimero at may mga butas umano itong nakita sa huling laban kay Regan Dao, at nasabing madali lang tatalunin ang WBO Bantamweight Champion. Sa bilis, accuracy, body coordination ni Inoue, footwork, ring IQ at depensa ni Inoue, na kung itatapat natin ang power ni Casimero, ability to adapt, footwork, speed, maging ang depensa ay ayon sa styles ng dalawa, ay nakikitang hindi magandang idea ang makipagsabayan si Casimero sa Japanese monster dahil iyon mismo ang style ng pambato ng Japan. Ngunit ang ibig sabihin ni Casimero na huwag tatakbo si Inoue ay dapat harapan ang laban, mapadistansya man o may pagkakataong magkaroon ng toe-to-toe, at hindi halos yung ayaw mo nang harapin ang kalaban mo gaya ng ginawa ni El Chacal. At bilang patunay sa lakas ni Casimero na ayon kay Memo Heredia, bilang strength and conditioning coach ni Cuadro Alas, na ang lakas umano ng suntok ni Casimero ay higit pa sa lakas ng suntok ng retired 4 division world champion ng Mexicanong si Juan Manuel Marquez, na hinawakan din ito noon maging sa naging laban ni Marquez sa ating pambansang kamao. Diin pa nito na parang nasa paaralan si Casimero na bawat grado ay nag-i-improve ito, kaya naman malaki talaga ang improvement ni Casimero na hindi lang sa kanyang skills at power kundi pati sa kanyang pangangatawan, at nakikita sa division nito na siya lang ang nakaharang sa daan ng Japanese monster upang maeksakto para nito ang ipinapangarap na maging isang undisputed world champion sa 118-pound division. Kung mahusay si Cuadro Alas mag-adapt ng estilo ng kalaban nito, ay mahusay naman bumasa ng kalaban itong si Inoue, dahil nakikita nito kung ano ang ibabatong suntok ng kalaban sa pamamagitan ng posisyon at galaw ng mga balikat. Maliban lang kung ang kalaban nito ay madiskarte at nagsasandbagging muna, na ibig sabihin ay hindi muna pinapakita ang tunay na abilidad at ilalabas lang bilang sorpresa at sa tamang pagkakataon. Ang tinutukoy natin mga kamao ay yung madiskarting paraan ni Casimero na nagaantay ng tamang pagkakataon upang bumitaw ng isang malakas na suntok mula sa ipinain ito na magbubukas kay Inoue ng isang pagkakamali na bagay niyang sinasabi ng karamihan na hindi nagugustuhan sa estilo ni Casimero. Ang ideya o paraan na hindi dapat makipagsabayan si Casimero at hindi dapat manatili sa harapan ng hapon ay nakikita na magandang paraan upang ma-frustrate ang hapon, masira ang concentration at hindi maisagawa ang counter-punching ability, accuracy at makapag-slip ng punches sa bawat maaring ibitaw ni Casimero. At dahil diyan ay maaring mabawasan ang punch stats o puntos ni Inoue, at mabawasan din ang laki ng tsansa na maiuwi sa isang desisyon para kay Inoue. At kung gagawin ni Casimero ang usual style na accuracy at power, kakambal ng perfect timing, ay maaring ma-knockout nito ang The Monster ng Japan. Isa din sa nakikita na may hirapan si Inoue na makapatama ng kanyang signature punch sa katawan ni Casimero, dahil bukod sa laging nakatak ang braso ni Casimero sa bandang liver area bilang proteksyon, na kung saan madalas na inaasinta ni Inoue upang tapusin ang kalaban, ay si Casimero ay may taas lang ng 1.63 meters na halos 5'4 lang, samantalang si Inoue naman ay may 1.65 meters o halos 5'5 ang height difference, at dagdag din ang bahagyang buka ng mga binti at yuko. At mabilis na pag-iwas ni Casimero ay maaring mapigilan nito ang hapon na maipatama ang kanyang signature o patented body punch sa matigas na katawan ni Casimero. Ang mga pinagdaanan ng angas ng Pinas at ang kagutuman nito na maabot ang pangarap ay dagdag sa kalamangan at pagiging mapanganib nito kay Inoue.
At isa pa sa nakikita na since dumaan si Inoue sa isang acid test mula sa katauhan ng lipas na sa prime na si Dunaire na nagpahirap sa hapon at nagawang mag-iwan ng lamat sa kanyang mata na maaaring matrigger iyon. Ngunit ayon sa doktor ni Inoue na hindi naman seryoso ang kinamong pinsala ng hapon sa mata at ilong nito na hindi na nga kinailangan ng operasyon. Ngunit sa naging bakbakang yon matapos na tamaan ito ng malakas na left hook bilang signature punch ni Dunaire ay nagsimula na itong mag-double vision na tila dalawang Dunaire ang nakikita nito sa ibabaw ng ring. Maaring nag-iwan ito ng lamat kahit sabihing bahagya lang at maaring mabasag ulit kung mapupuntirya ni Casimero ang bahaging iyon lalo na ang bandang ilalim ng mata na kasing nipis ng papel at maaring dahil doon ay mag-uwi ito sa isang TKO para kay Casimero. At dahil ang laban ni Inoue kay Dunaire ang pinakamahirap na pagsubok ay maaring totoong patunay na halos lahat ng nakalaban ni Inoue ay hindi nahanay sa level ni Casimero na kung tutuusin ay si Dunaire lang ang pinakamahirap na nakalaban ng hapon. So sa nakikita natin mga kamao na isang magandang timing, lakas ng suntok, footwork, precision ang magbibigay ng tagumpay kay Casimero at ang hindi pagkagat sa game plan ng hapon. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Bound for Bound.